pag-uusapan po natin yung batas tungkol sa mana or yung tinatawag na inheritance and succession. MJ, in law kasi MJ, ang tanong dyan, ano yung tinatawag na inheritance or succession? Sabi ko nga, ang inheritance maging hinog lang yan kung namatay na ang tunay na mabayari ng property. Mm. Habang buhay pa, wala kayong karapatan mga anak. Don't forget, ang tao, lahat tayo mamamatay. But hindi natin alam, we are not certain when. So the certainty is lahat ng tao mamamatay. Ang hindi lang certain, kailan mamamatay. So yun lang ang issue dyan. So ibig sabihin, habang buhay pa ang iyong magulang, huwag niyong patayin sa sakit sa ulo. Kasi ang right ninyo dyan, wala kayong karapatan kung paano nila i-enjoy ang mga properties ng mga magulang. Kayo mga anak, wala kayong karapatan na magdikta sa inyong mga magulang paano nila i-enjoy ang kanilang properties. Kasi properties nila yan, they have the right to enjoy, they have the right to dispose, o anong gagawin nila sa properties na yan. Pag namatay na, dun pa lang ang inheritance right ninyo maging hinog. So that's the time na pwede niyong paghati-hatian, except pag may last will and testament, then you will follow the last will and testament. Kung ang aking magulang ay hindi nag-iwan ng last will, Kuya Mark, may karapatan ba akong magmana sa kanila? Dalawang klase yan, MJ. Pag namatay ang iyong magulang tapos walang last will, depende. Kung walang last will ang iyong magulang, you will follow the intestate succession. It means, ang paghati-hati ng property is based on operation of law. So may provision na civil code kung paano paghati-hatian ng properties. But kung namatay ang iyong magulang na nag-iwan ng last will, then na probate yung last will na yan, kailangan sundin yung last will. Because yung last will is the supreme law in succession. Ang tawag doon sa batas is testamentary succession. Mm. Alright, sino-sino ba kayo, Mark, ang legal o yung intestate heirs? Ang intestate heirs, MJ, ito yung mga heirs na by operation of law, may karapatan magmana. Yun din tinatawag na legal or intestate heirs. Mga heirs na may karapatan magmana by operation of law. Walang will. So sino yon? Yung tinatawag na legitimate or illegitimate children, ascendants or descendants. Pangalawa, yung legal wife or the surviving wife or surviving husband. Yung collateral relatives up to fifth civil degree. And lastly, yung state. Ibig sabihin, bakit state kasama ang state? Kung wala kang kamag-anak, namatay ka, wala kang magulang, wala kang anak, wala kang pinsan, wala kang auntie, wala kang tito. So ano, saan mapunta? Ang mga properties mo, papunta yan sa government. So ang government is part of your intestate heir. Yun ang last portion. Don't forget my principle of succession. Ano yung principle of rule on succession? In case of the existence, for example, si A, may anak si B. Si B, may anak si C. Sabi ng batas, in intestate succession, the existence of a legal direct descendant, meaning anak, excludes the direct ascendants. Ibig sabihin, pag may anak ka, pag namatay ka, ang properties mo mapunta sa anak, hindi mapunta sa magulang. So unang inheritance na mapunta, papunta muna sa descendants. Pag wala kang anak, may nanay ka, may tatay ka, namatay ka, papunta sa iyong mga anak, iyong magulang. First principle of the law. Second, for example, may the existence of the direct descendants or ascendants excludes the collateral relatives. Sino ba yung mga collateral relatives? Mga pinsan, mga kapatid, ganon. Kapatid isa collateral relatives. Ibig sabihin, pag may anak ka or buhay pa ang magulang mo, may namatay ka, yung properties mapunta sa iyong magulang o mapunta sa iyong anak, hindi mapunta sa kapatid. Pero, kung wala kang anak, wala kang magulang, patay na, kung namatay ka din, yung properties mo mapunta sa iyong kapatid o mapunta sa iyong pinsan. Yun ang tinatawag na the existence of direct descendants or ascendants excludes the collateral relatives. Pangatlong prinsipyo ng law on succession, ito yung tinatawag na the presence of the direct descendants, meaning anak, or the direct ascendants, meaning tatay or lolo, does not excludes the legal wife. Ibig sabihin, kahit na may anak ka, may magulang ka, kailangan
magmana din ang iyong legal na asawa or legal na asawa or legal wife or legal husband. Pang-apat na prinsipyo ng law on succession, in case of direct descendants or ascendants, the nearest relative will be the one to inherit to the exclusion of the other relatives. Ibig sabihin doon, for example, namatay ka. Saan mapunta ang properties mo? Wala kang anak. Mapunta sa iyong magulang, kung may magulang ka. Paano kung may lolo ka? So, hindi magmana si lolo's lola kasi may tatay at nanay ka. So, yung inheritance mo, mapunta sa iyong tatay o mapunta sa iyong nanay, hindi mapunta sa iyong lolo. Pag namatay ang lolo, ang nanay at tatay mo, may lolo at lola ka, so yung inheritance mo, mapunta sa iyong lolo. So, mahaba ang proseso to. So, depende sa step. Ito yung tinatawag na intestate succession. But kung wala ka mga kamag-anak, wala, kung sino, saan mapunta ang property? Mapunta, pabalik yan sa state natin o sa ating government. Alright, paano kung ang pinili ko yung Mark ay charity organization ang pagmamanaan, bibigyan yun ang mana. Tinatawag na last will. Last will yan. Pwede mo ibigay yung mana mo sa charities. Walang problema yan. Provided yung free portion lang of your property, hindi lahat. Kasi may certain portion of your property naka-reserve sa yung compulsory heirs. So yung compulsory heirs, may certain portion dyan na hindi pwedeng ibigay sa charities. So, ang tawag doon, legitime. So, ang legitimes, kailangan talaga naka-reserve yan sa iyong mga compulsory heirs. Alright. Kailan mangyayari kayo, Mark, ang legal or interstate succession? Mangyayari yan, for example, namatay ka, wala kang last will. Or gumagawa ka ng last will, but hindi sinunod yung formalities sa holographic will or notarial will. So hindi na sunod. So, ibig sabihin, intestate succession ang masusunod. Ibig sabihin, by operation of law. Second, yung last will mo, gumagawa ka ng last will, pero yung properties lang sa Davao ang binigay mo, paano yung properties mo sa Cebu? Paano yung properties mo sa Manila? Paano yung properties mo sa Bohol? In that case, so that will be governed by intestate succession. For example, yung last will, hindi kompleto kung paano i-dispose ang property. So the other property will be governed by intestate succession. So third, yung for example, may condition. Ibigay mo yung property sa kaibigan mo, may condition na kailangan matapos yan ng kolehiyo. Condition yan. Paano kung hindi siya natapos ng kolehiyo? So hindi na complete ang condition. So intestate succession, meaning by operation of law ang mag-govern. O pang-apat, paano kung namatay yung heirs? Nauna, namatay si heirs kaysa yung testator. Nauna. So sino magmana? So in that case, it will be governed by intestate succession. Ibig sabihin, operation of law ang mag-govern kasi namatay, naunang namatay si heirs kaysa yung testator. Basta masunod lang yung hierarchy, Kuya Mark. May hierarchy talaga yan sa paano magbana, kung sino papunta, saan papunta. So may away-away sila. They do not know na may batas tayo. So may batas ko sa hierarchy. Ito yung hierarchy sa success, law on intestate succession. Pag namatay ka, ang unang magbana, ang anak. Kung wala kang anak, mapunta sa magulang. Kung wala kang magulang, mapunta sa collateral relatives, mga kapatid o mga pinsan. Kung wala, babalik yan sa government ang mga properties mo. So yun ang hierarchy on succession. May tanong si Marisa Santos.